Hindi kagaya yung nangyari sa amin sa Marihatag kay Padir Navarro Camigo. February 15, 1992. Hindi ko makalimutan yun. Pagdating ng Valentine's Day, kinabukasan yun na. 11:30, nangyari yun sa amin. Umpisa ang ambos. Kalbaryo. Oh. Ang una namin kuan, nag-LD kami sa Buhisan. Pero sa, ano mo ng briefing kung naalala mo? Naalala ko yung briefing na parang ano lang kami, kaning show force ba? Show force. Oh. Yung unang araw, yung pag-ildi namin sa Buhisan, mga kinabukasan, na-snipe yung kasamahan ko. Nagsaing si PFC Biwang. Tapos, i-back siya. Kami proceed me. Papunta ng Marihatag. So, habang nagsasaing siya? Oo, nagsasaing siya. Ginapang ng sniper. Araw. Natamaan siya dito sa paa. Oo. Tapos, ini-back siya. So, kami, proceed kami sa objective. Tapos, pagdating namin din sa Marihatag, sa San Isidro, akala namin, pababa na kami kasi February 14, Valentine's Day, nandoon na yung mga asawa, naghintay na. Asawa ni Lieutenant Ali, asawa ko, asawa ng kasamahan ko. Oh, pero may resupply kasi may message na may nakidnap na taga 29 IB sa detachment. Yun ang balita. So, lumural kayo, no? Kasi uwi na. Oo, oh, papauwi na kami. Dapat. Ang nangyari, so, resupply. Kinuha namin yung mga bigas, mga tuyo, sardinas, yun man ang kuha natin. Palagi. So, proceed kami papunta ng kuan, another objective. Nakakuan kami ng area sa Arsasan na may nakita kaming mga kuan, limang tao na nagano ng uway ba? Uway, pang kuan bitaw? Yung uway. Malapit na yun sa lagdik ng Arsasan, timber. Nakita, pero hindi kayo nakita? Nakita kami. So, na-meet namin yung mga tao, yung limang tao. Sinabihan namin na, Brad, baka nandito yung mga kaibigan nating tagakabila. Sabi nila, wala sir. Yung nakalipas na buwan, nandito sila. Yun pala sila na yun. Yung mga baril nila, tinago sa ilalim ng uway. Kasi nakakuan yung uway. Yung uway yung pagkuan sa kuan? Yung sa nipa. Doon yung baril nila. Yung isa, yung bungi. Anong Tagalog nyo yung bungi? Bungal. Binigyan ko pa ng lupirmide, skyplex, tsaka yung kwan, yung panglagnat. Kasi may dala-dala man tayong panglagnat. Hindi ko alam na sila pala yun. Kalaban na pala. So, doon kami nag-harboring. Si automatic is OP, luto, kagad para paklans. Proceder man kami sa pababa na kami, papunta na kami ng Arsasan prop kan area ng Arsasan kasi in between man yun sa Marihatag. Oh. Ubambon apa parang sawiring ba? May isang sawiring. Pababa na kami sa laging road na kami nagkuan, nagdaan. Mga pandang. Umaga na. Pero tapos na kami kumain sa kuan. Umagan. So proceed. Lakad kami sa laging road. Tapos may isang tao na nagpaulan. Tiningnan kami kung ilan kami lahat. Kasi yung strength namin 113, blocking yung Bravo Company. Blocking Bravo Company. Pagdating namin doon sa kuan, pababa na nang lampas na kami sa lagdik, yung mga kahoy ganun sa kuan. Lagpas na kami. Namonitor namin sa scanner na kaming ang mga players. Madlisa na og pula kay magdula na. Sabihan namin si kuan, yung patrol leader namin si Lieutenant Hirunga, class 90 PME, class 90.
Mista ni Lieutenant Domingo. Kasi si Lieutenant Domingo, yung Mista ni Lieutenant Hirunga, siya ang Charlie Company, kami Alpha, yung Bravo Blacking. Ang headquarters, palagi na sa gitna. Palit-palitan kami mag-leading. Alpha, Charlie. Yun ang guan. Sequence sa lakad namin. Pag yung sabi, pag sabi ng, na kami ang mga players, badlisa nagpula, kay maglaro na. Oh. Putok, mga ilang minuto lang, putok na kagad. Ganun. So, yung kasamahan nating sundalo, si iba-iba na yung kwan eh, kasi may tama na. Oh, marami nang kwan na tamaan. Kasi yung laging road, pag ganun ba? Yung kaming Alpha Company, ilibin na ang patay sa amin. Unsi na, marami pang wounded. Yung Charlie, yun ang kwan, at saka sa gitna man yung kwan, yung headquarters. Nandoon na namatay si Captain Banggay. Si Lieutenant Ali. Si Lieutenant Domingo, yung trupa niya, Charlie Company, yung isa, si Pepsi Cabanyog, proceed sa high ground. Sila Lieutenant Domingo, PB Class 90, proceed sa high ground. Doon na. Baka na. Palit-palitan na. Pero lugi kami. Kasi high ground. Kundi lang high ground. Laging road. Yun sa akin, hindi nakaputog yung 60 ko kasi sa kanilang tanan. Oh, yung radio man si Corporal Canoy. Andres Canoy. Yun ang kabady ko. Yung platoon sergeant namin, si Staff Sergeant Cordero. Oh, si Labalduno. Marami na may tama sa amin. Doon na. Pukpuk ka na. So, balik kami sa pinagdaanan namin kasi yung sauna, nandoon man ng maraming kalaban kasi nakakuan man sila. Parang naka-skirmish ba? Ambos position sila. Oo, oh, dami. May 60 sila. 5-2-3. So, balik kami. Yung may isang high ground doon, yung kasamahan ko, nandoon nakaplasta na ako sa kabilang high ground na nalaglag man ako kasi yung lupa parang balas ba? Na kuan ko busubalik ako kagad pero yung kalaban binanatan ko 60 yung dala ko eh sa awa ng Diyos hindi ako natamaan dito lang yung mga bala sa gilid ko sa ulo ko ganun-ganun lang so naghintay lang ako kung maigo ako kasi igaw na yung kasamahan ko so, tama na marami nang kuan wounded marami nang hingi ng tulong hindi ka makatulong dahil volume of fire 11:30 yun ang umpisa. Oh, kasi pananghalian, kakain sa kabisana, sabi man ni Lieutenant Domingo nga, doon na lang sa bayan, kay malapit na. So, strike biscuit kami. Yun ang kuhan. So, balik kami sa dinaanan, yung Alpha Company, yung Charlie Company, proceed, yung iba, watak-watak na kami. Putol. Oh, putol na, wala ng command, tatlo na patay. Captain Banggay, Lieutenant Ali, Lieutenant Hirunga, yung platoon leader namin. Puro mga officer pa. Officers. May IP, may patay din. Oo, may IP. 42 lahat patay. Dala yung guide ng kapgo namin, si Kuan, si Kadog. May bungi pa. Pagkuan niya sa high ground, doon na siya namatay. Oh, yung isa, yung Kadog, yung kapgo, nag-hold the line, Kadog, mga yawa mo, ganun. Pag natamaan na siya, doon na siya. Pindaka pa ng bato ng IP. Galit yung mga kalaban. Yung unang ya ang kwanon, panahon pa ni Padre Francisco Navarro, si Camigo. Yun ang kwasa commander noon. Kasi nag-consolidate sila. Alimaong, Buhawi, Donog, Kamandag, yun ang mga kwan nila. Nag-consolidate sila. Dami. Yung iba walang baril. May mga babae, sinigawan pa kami ng babae na surrender. Marami na patay, marami na nahuli. Kasi may pao kaming lima. Sila si Navarez, Gregorio, nahuli sa kalaban. Kasi pag putukan, doon nakatakbo sa kalaban. So, dali lang na, kuhan. Kuha pa 60 ni Gregorio. Daming wounded, daming patay. Oo. Walang, sinigawan pa kayo ng surrender. Surrender! Nang kasamahan nyo, nag-surrender na. Kayo na lang. Marami nagpatay. Siyempre, mag-surrender ka, wala mang yung surrender sa atin. Yun sa, mas lalo na surrender. Surrender is not a word for surrender. Did. Blindfold ka man, tapos may kadina, mamatay na lang. Ayun, nangyari. Oh. So, holy line kami doon sa Picas High Ground. Yung Charlie Company, led by Lieutenant Domingo, PMA Class 90, sa kabila sila, sa unahan sila. Wala na kaming officers, patay na yun si Lieutenant Hirunga eh. Kami na lang, mga enlisted personnel, mga platoon
yung mga seniors, NCO. Hmm. Yung kasamaan ko na partner ko, si Iguak, may tama na. Si Kule, wala na. Watak-watak na gabit, wala nang kuman. Wala nang kuman. Dami nang wounded. Dami nang patay. Yung reinforce, walang reinforce. Hindi mo masahan yung reinforce. Yung 67 abi, malayo yung area nila, 67. Yung 29, malayo din. Yung PC, wala. Hanggang sa cruising lang ng Arasasan, hindi pumasok. Yung Bravo company namin, doon lang. Naghintay sa kwan. Hindi sila makapasok dahil maraming sniper at saka landmines. Ini-engage din sila? Oo, ini-engage din sila. Oo. Yun ang nangyari sa amin sa 23rd IB. Oh, naghingi kami ng fire support. Nagbigay kami ng location namin. Lampas yung fire support. Layo. Mga anong oras na yun? Yung fire support? Yung kuan, pag putukan na, kasi may radio kami. Hingi kami ng reinforce o fire support. Yung canyon, yung fire support, nandoon sa Mariatag, may detachment man doon, kapgo. Doon naka-plastar. Dumikit man yung kalawan. So, hindi makuhan sa fire support. Nagbigay kami sa location namin. Grid coordinate. Hindi man makuhan kasi yung kalaban, lapit man lang. Kasi yung fire support, may 100 radius man siguro yon. So, madamay kayo? Damay kami. Matamaan kami. Yun na, holy line kami. So, ilan lang kayong buhay doon? 17 na lang kami. Sa amin, pero may mga wounded pa. May wounded pa nasa high ground. Tamaan si Corporal Catalino. Minortar naman kami. Tautre, mortar. Pagkuhan ng mortar, nakuhan yung paa niya. Yung combat niya, wasak. Yung paa niya, Catalino. Yung si Caceres, yung dito sa kuhan, pero hindi namatay, dito lang ganyan. May nasuportaan pa ako na yung kasamahan ko, ito ang kalaban, kundi lang high ground, dito sila sa gilid. So nag-cabir fire ako, sila si Staff Sergeant Aliaga, sila si Caceres. Cabir fire ko, so tumakbo sila sa amin, sa parang sa kalsada kasi nagkuan. Putukan kami sa kalaban, kabir fire ako. Pasok, akyat sila sa high ground, kunti lang high ground. Ako nang naiwan. Wala namang kuan sa akin. Kasi, kuan, yung kuan, parang ganyan ba, na kuan, ilang height lang sa mga 6 feet yung kuan, high ground. Hindi naman ako magkakuan. Hindi ako, kasi yung M60 ko, binigay ko kay Kabuga. Tinago man niya sa kuan, puno ng malaking kahoy. Kasi di siya magpuputok, baka makuan yung location namin. So, yung important man kinuha ko, yun ang nag-cover fire, yun ang kuan ko. Oo. Ako ang nahuli sa tropa namin na umakyat ng high ground. So, hanggang pag-akyat ko, may isang puno na parang kuan nun lang. Doon ako nag-hold line, kalsada. Yung kalaban na magtawid sa putukan ko. Pero, hindi ba sila, nandyan man ako at saka kasamahan ko. Maganda na yung cover mo. Oo, man yung cover ko. So, ikaw yung nakapulog ka line doon? Oo, kami lahat hold line. Pero, yung ako lang malapit. Doon ang kuan. So, hingi na kami, siyempre, dasal tayo na kuan na, siyempre, may kabaman tayo. Pero, present of mind. Ranger. Hindi pa ako ranger noon. Dito, nakuan ko yung kuan, yung kasamahan ko na, yung iba, sigawan na, huwag mo ako iiwan. Huwag mo ako iiwan. May tama na ako. Kasi may pamilya eh. Yung kainuman ko sa before na mong jump off nga, si Acosta lang hindi namatay. Si Ralbo, Aquino, Torres, Taliano, patay na yun. Kasamahan ko nung inuman kami sa Santo Niño. Before jump off. Patay na. Yung isa hindi nagpaputok kasi ayaw parang nanalaw na. Yung hindi nagpaputok, ayaw nila mga malukit yung location. Tinago niya 60, si Kabuga. Si ang kuan, Cordero, Staff Sergeant Cordero, Balduno. Yung magkasamaan ko, kuan, alam na namin na yun ang papuntahan namin eh, patay eh. Yung gusto magsigaw, yung mga babae, surrender!
Marami nang patay ka sa barrio, surrender. Marami nang surrender sa iyo kasi may napaw kaming lima. Nahuli. Yung pagputukan, doon nag-withdraw sa kalaban. Dali lang, gapos. Tinali. Tumati. Pero may kasamahan kami na nakakuhan sa kalaban, nakapunta. Kasi parang rebuilding, maliit man. Hindi ko lang magitin yung pangalan kasi tagagusan, diba? Siya ang nakaganti ng unti-unti. Pero hindi gaano ang patay sa kalaban, kunti lang, gamay lang, bilang lang. Sa amin ang grabe, 42, dalawang kapgo. Kung sundalo, 42. Duhang kapgo, guide namin. 40 ang sundalo, wounded, 20 plus. Oo. Oh. Doon mo talaga makita master ang kuwan ng mga tropa ko at ganun na sitwasyon? Oo, doon ko nakita na iba-iba ng kuwan eh. Iba-iba ng reaksyon, mga busis. Kasi hingi ng tulong. Kuwan sa Panginoon. Yung isa nga, yung kasamaan ko, si Barde. Tamaan dito sa M203. Yung t-shirt yan, ano lang kasi, may rosary siya dito. May kuwan ng... Kuwan ng dala-dala. Kuwan ng crucifix. Charismatic yun eh. Wala, hindi ba namatay? Buhay. Buhay. Pero ikaw, Master, paano ka nag-survive doon na halos ganun na karami ang patay? Di, nakaakuan ako sa high ground. Marami pa kami doon sa high ground, pero may wounded na. Kasi maiwan mo naman patay, hindi mo naman makuwan. Yung iba, huwag tulong, hindi mo naman matulungan. Gusto mong tulungan, pero hindi ka makatulong kasi ayung bala, walang hinto. Maraming bala sila at saka walang stopid. 260 na tayo. Grabe. Andami din kalaban. Ang dami, 100 plus. Yung iba walang baril, yun ang tagagapang. Pagkahapon, doon na sila nag-search. Kalaban. Kalaban. Narong oras, mga 4. Oh. Oh. Doon ang kuha na hindi ko makalimutan na inkwintro ko. Natapos yun, Master, na medyo kalmado na nakaalis. Nakalmado na, parang mga, ano na yung, parang kuha yung araw ba, na paggabi na ba? Mga nag mga 3, mga 4. 4 plus na. Mga 5 kasi ngayong oras parang malapit na maggabi. Continue pa yan. Continue pa. Pagkagabi na gumano na yung kuan, yung putog na. Pam 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 pam. Let's go. Sabihan ko si Lieutenant Taratingan. Kalimutan ko si Lieutenant. Yun ang kuan namin, survivor rin. Lieutenant Taratingan taga Marawi. Oh, may M23 siya. Area kuan. Yun, putok din. Dilip ko. Parang, kasi pag may kalaban ka na kuan, parang makuan ka ba? Kung matakot, parang takot ka rin. Malumural ka ba? Kung may, surrender na tayo. Kasi mayroon nagsabi na surrender tayo. Yung kasamahan ko, hindi ko na makuan kung sino. Surrender na lang tayo. Kaya sabi yung mga rebel, surrender. Surrender mo, marami na nagsurrender kasamahan nyo. Marami nagpatay. May isa nagsabi na surrender lang tayo. Sa akin, bakit nagsurrender ako? Oh. Pag surrender ka, ano yung mata mo, nakatali yung kuwan mo. Oh. Mamatay na lang tayo. Oh, pero nawala to kasi yung kasamaan ko yung iba, yung sa likod ko, pag sabi ng surrender, banat man sila, si Agno, Murtar. Paputok siya kami, Murtar, pero bala, si Ilahas, ganyan, yung mga kasamaan ko. Diyan ako na high moral na may kuwan yung tapa. Malaban talaga. Bida si Cordero. Grabe ang patay yun. Pagka kuan, yung pagka gabi na wala na sila. So high moral na kami. Parang may kuan na kami, mabuhay kami. Mabuhayan kami na buhay na kami talaga kasi wala nang kalaban with drone kasi nag-let's go sila. So kayo talaga doon hold the line. Hold the line kami. Yung tropa ni Lieutenant Domingo hold the line rin. Yung iba, wala na. Kanya-kanya na yung kuan. Yung iba, nandoon na sa Marihatag, mga wounded na. Yung kasamahan ko, dami, wounded. Yung ibang wounded, nandoon na, hindi na makatakbo. So, grabing ano na yun? Oo. Grabe rin yung awa. Grabe ang kuan. Grabe ang kuan. Yun ang hindi ko makalimutan talaga. Inisip mo ba nung time na yun na dito na yata ako mamatay? Oo, yun ang isip ko. Yung pagkuan ko, pag akay ko sa ground na kasi yung
yung lupa parang kuan ba namaan ako yung doon yung mga bala na gumagano sa gilid ko yung gumagano pa sa yung sakuan ko sa tainga ko di sa liig kintay lang ako kung magkuan yung kuan ko kailan sa iyo matatama kung hindi ka mamatay hindi ka mamatay talaga hindi ka matuwaan pero ano yung kuan pananalig mo anong kuan oh kuan ako sa taas na Lord ikaw nang bahala sa buhay ko talagang ginap naman oh yun ang kuan ko na ikaw nang bahala kung may kasalanan ako tawarin mo ko parang sinabi mo na yan doon master yun sa kuan ko lang sa isip ko lang na isip ko lang hindi ko makalimutan talaga. Yun ang pinaka worst nga encuentro sa military career ko. Oo, yun ang kwan. Binanggit taming patay. Pero binanggit naman yung time na yun na kung may kasalanan. No, kung may kasalanan ako, tawarin mo ko, Lord. Pero sa kwan ko lang. Isip ko. Si isip ko lang. Yun ang kwan nga. Parang ano talaga. Yung mga kwan. So si pagbaba, pagdating sa reinforce, pumasok na yung Bravo Company, doon mo na makita lahat yung patay sa sundalo. Ganun-ganun lang yung uban sa high ground. Ganun na, wala nang baril. Yung iba, may baril na ninakuha sa kalaban kasi na, kwan, yun. May retirable pa sa amin, taga Port Magsaysay, Barrio Militar, si pangalan yun, nakaasawa na sa Bayugan. Nagkuhan ng papers. Kasi wala ng tao. Dali pa, patay pa siya. Yun ang kuhan. Ang daming patay. Dalawang six ba yung patay? Pagdating na mo sa, namin sa arasan, kasi yung patay, parang gumagano na ba yung kuhan? Dahil sa init, gumagano na. Ang mukha. Yung iba yung mga kuhan, kamag-anak, sabi nila, pinutulan ng leg, hindi wala. Kasi gumagano yung katawan, yung mga kuhan, mukha, parang bulaw ah. So, binalot na lang. Kaya yung sabi ng kamag-anak na pinutulan, walang pinutulan ng leg. Oh, wala pinutulan ng leg. Nagkuhan, parang tumaba yung kuhan ba. May kababayan ako, si Isbra, Junior Isbra, Luis, taga rito bro. Yun, hinatid namin. Lieutenant Ali, hinatid namin sa Inisyo Marawi. Yung taga Initaw, Pabrigas, dami eh. So, grabe, grabe ang patay. Anong naisip mo nung master after nun? Anong naisip mo sa sa pagsusunod? Anong naging effect mo sa'yo? Oo, sa akin naman, pasalamat lang ko sa Panginoon na wala nangyari sa akin at saka parang tanggap ko na kung anong mangyari sa akin. Ganon, yung kwan. Pero yung ibang kasamahan ko na warsyak, oh, nawarsyak, wala nang kuhan ba. Pero ganun pa man, hindi man sila na-discharge kahit hindi sila nag-report. Ako, pag ambos, ilang linggo, nag-inquinto na naman yung 9IB at saka 29 ng mis-encounter. Blocking kami. Hindi man kami makakuhan kasi bago pa kami namatayan. Pinit na naman kayo? Oh, blocking lang. Oh, ayun ko. Gabi talaga. Kaya, sabi ko, ganyan talaga sundalo. Pero yung iba, nag-amul na. Okay, marami silang trabaho daw sa labas. Ganyan lang ko. Pasalamat ako na naka-retire ako. Yan ang karanasan ko sa hindi ko makalimutan talaga. Yun ang pagkira the worst. Basit yun. Oh, wala man galo, sa awa ng Diyos. Relax pa man yung kwan ko, yung isip ko. Tanggap ko na kung anong mayari sa akin. Kako na, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Kasi sa ganun ng patay, isa pa lang ang napatay na ang mga lupa. Kung ano yung pa na talagang dalawang sisbay yung patay, di ba? Dalawang sisbay. Wounded, ang dami pagkitin. Daming wounded. Yung hospital sa Port ID, puno sa wounded, yung iba, biluna. Yung nga doon, ibak. Kami, yung mga walang kuhan, ganun pa rin, nandoon pa rin, blocking pa rin sa, kasi full operation eh. Hindi pa rin kayo binaba?
Adi nandan lang kami sa kuan sa area pa rin. Area pa rin pero hindi na umakyat na bundok na kuan. Yan lang pa blacking lang. Pinakondisyon mo na utak. Oh, pinakondisyon yung utak ko na ganito talaga ang sundalo. Saka kung anong mangyari ko, tanggap ko na. Si Lord na ang bahala. Yun ang karanasan ko na hindi ko makalimutan sa military career ko. Yung nagsiservisyo pa ako noon. Ang dami nang naka-engage ako, pero yun ang pinaka-worst, hindi ko makalimutan. So after all, Master, tuloy-tuloy ka na, nag-schooling ka na ng Scout Ranger course? Yung sa 9IBN ako. Oh, nag-schooling ako ng Ranger. Kasi, ano man doon, kanang, lagi kami sa lakad ba? Pressure training, kung mag-regular course lang tayo. Doon na. Sa one team kami sa 9IB, tatlo lang kami nag-survive. Oh, sa Ranger. Sa Camp General Batilio, kapimpinta na Rizal. Pero matindi yun, kasi nag-Ranger ka na, grabe na yung karanasan mo. Oh, medyo, hindi na makuan ba? Medyo may kuan na ba? May experience na, oh. Ang paging magali lang sa'yo. Buwan ng February. Malala ko yung February 15. Itong araw na to na hindi ko makalimutan ang nangyari sa amin. Yung patay nga, nagkapalitan na. Si Lit Cornelius sa Manolo. Si anong, Staff Sergeant yun. Galing sa engineering. Si Staff Sergeant, si Lagurin. Nandoon sa Cotabato. So kinuha na naman. Grabe ang 23rd IV. Yung original ng 23rd IV unit. Yan talaga. Oh, yan talaga. Yun ang unit ko. Naka-establish talaga yung magandang posisyon ng kalaban. Oo, kasi na-monitor man kami. Oo. Kasi wala pa mang noon, scanner lang. Yung una-ano ni palangga namin si Lieutenant Hirunga. Na yung kuan namin yung tawag sa yung tawag namin sa kanya kuan taekwondo man yon oh kung po ba may leadership yon pero yung mabait yun man ang mamatay yung ibang mga officers na kuan hindi man mamatay oh ayun ang tatlong patay officers Captain Banggay Lieutenant Ali yung kasamaan ko si Lieutenant Tartingan. Yun ang kwan ko, kababayan ko. Ha? May mga kaibigan ka pa talaga doon ng mga kasamaan mo na close sa'yo? Oo. Oh. Magkita-kita kami. Hindi, yung sa mga namatay ba? Oo. Oh. May kabas pa ako doon. Dalawa. Si Litiamba at saka si Curtis. On the spot din talaga sila? On the spot. On the spot. Kasi nakuhan kami sa Killing Zone eh. Pasok mo. Pasok kami sa Killing Zone. Dami nila. Yung pagsabi na ano na yung pula, yung court ko no pang kuan ba kay maglaro na. Badlisa na. Badlisa na bali badlisa nagpula kay magdula na yung sa Bisaya pa ba. Sabi ng NPA. Sarad na monitor. Monitor na sa scanner. Kako, sir. Kasi si Lieutenant Tirunga hindi man makakuha ng Bisaya. Galog man yun. Di siyempre yung radyo man pag ganun, wala na. Leading ang Charlie Capri, pap! Putukan ka agad. Bully mo, fire. Officers ko nga namatay. Kaya ni Lieutenant Hirunga, sana manuon na yun sa kuwan sa Panginoon. Gilid, tsaka si Lieutenant Ali, kayala, sana, Captain Banggay, yung mga kasamaan ko na enlisted personnel, sana nandoon na yun sila sa magandang kuwan sa kuwan. Pero proud ka rin dahil sa hanggang huling buhay nila nag-servisyo pa rin sila. O yung kuwan, yung hindi namatay, nag-servisyo pa. Yun, proud ako sa mga kasamahan ko. Makita-kita man kami. Kuwan. Kahit makita-kita kayo ngayon, pati yung usapan nyo. Oo, mabanggit yun. Oo, kung saan kuwan, yung kuwan. Oo, ganyan ang kuwan. Oh. Okay, Master. So, yun lang man siguro, Master. Ito na lang, Master, last. Oh. Bilang isang sundalo, Master, at nagtapos ka na sa tungkulin o hindi ka pa naman siguro tapos sa tungkulin mo sa bayan.
halos nagsakripisyo ka na rin. Mm. Buhay mo. Mm. Kinalay mo na sa pagsiservisyo sa bayan. Ano yung message mo sa ating mga kabataan, ano naman ngayon, kabataan Pilipino, na mga hindi sundalo? Hindi sundalo, mga kabataan mo na. Yung message ko sa mga kabataan, mag-aral kayo mabuti, saka igalang niyo yung mga magulang niyo. Kasi pag mawala yung magulang niyo, doon ka na magsisi yung mga gawa mo na hindi makakuhan kung pasaway kayo. Sana katapos kayo sa eskwela. Kung gusto niyo magsundalo, yun, mag-ranger kayo para matikman nyo yung kwan ng ranger, yung mga sundalo talaga ang kwan. Yun ang mga kwan. Yun lang, may dagdag pa master o may salamatan o ano man? Ano, salamat ako ng una sa Panginoon na hanggang ngayon buhay pa ako. Tsaka naka-retire. Naka-retire. Kita-kita kami sa mga kasamaan ko, mga buddy, mga ranger. Mga kasamaan ko dati yung unit. Ayun. Masaya na ako. Yung pamilya ko. Yung kwan ko lang na aral kayo. Kailangan na mas maganda na makatapos kayo. Ayun. Kung gusto nyo magsundalo, sige, yung kwan nyo. Anong kwan nyo? Basta, magpakabait kayo. Tulungan nyo yung mga parents nyo. Kung may trabaho na kayo. Yun lang. Tiyaga. So, yun lang, Master. Rangers, lead the way. Rangers, lead the way!